Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno ay di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makilala niyo sa kanila ang mga gawa, ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ay konektado pa rin dun sa mga nagdaang ebanghelyo, yung huwag kayong huhusga. No? Sapagkat madalas, ang ating lamang pinagbabatayan na ating paghusga ay yung external. Yun lang nakikita natin. Sabalit, there is more that we do not see. No? Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. Lalo pa nga't may mga taong magaling magpanggap, magbaling magbalat kayo. May mga tao na meron silang public image, pero sa likod ng image na yon, eh, kabaliktaran pala. No? Kaya nga, let us not be deceived by the externals. Okay? Kasi maraming mga tao, very friendly, laging nakasmile, very approachable, yung pala magnanakaw. Okay? Meron naman mga taong mukhang masungit, mukhang suplado, mukhang stricto, pero ano naman pala, may busilak palang kalooban. So let us not be deceived by the externals. Okay? Kasi kadalasan naluloko tayo eh. Halimbawa, yung meron tao kasi na ang public persona ay matapang, makikipaglaban, lagi nananakot, yung pala naman ay duwag. Di ba? Let us not be deceived by the public persona. No? Kailangan talaga tingnan natin ang kalooban. No? Parang, do not judge a book by its cover. You have to read the book. It's not easy. Hindi madali. Huwag tayong mahilig sa mga first impression. Marami sa atin, first impressionist, yung unang nakita, may judgment na kagad. Masama yun. Hindi yun kadalasan, hindi yun totoo. So pagnilayan natin ang ating ebanghelyo, no? Ito'y isang babala. Mag-ingat daw tayo sa mga bulaang propeta na nakabihis maamong tupa, subalit ang totoo pala ay mabangis na asong gubat. Maraming ganyan, no? Naloko na nga tayo eh. No? Minsan na tayong naloko. Naloko na tayo sa mahabang panahon. Huwag na tayong magpaloko ulit. No? Huwag tayong basta maniwala sa public persona. Hindi yung totoo. No? Tingnan natin yung kalooban. Ang kailangan nating tingnan na yung kalooban. Pero hindi yun madali. No? Paano ba nalalaman ang kalooban? Ang totoo, malalaman mo lang ang kalooban ng isang tao pag nakasama mo na siya. That's the only way. Kaya nga mahirap eh. Mahirap malaman ang kalooban ng tao kung di naman siya nakakasama. Okay? Kaya nga hindi siya madali. Sabi sa Ebanghelyo, by the fruit you will know the tree. This does not apply to families. Hindi porkit mabuti yung magulang, magiging mabuti yung anak. It does not apply. Kasi tayo bilang tao, we have our own individuality. Kahit na ang ganda-ganda ng family environment, meron pa ring anak na lumalabas na balasubas. May kakilala ka. May alam kasi ako mga family na ang tinutino ng mga magulang, parehong professional, parehong taong simbahan, tapos yung mga anak, mga adik. Yung bang ganun? Kasi dati-dati, the family is a very strong
influence to the formation of a person, of a child. Hindi na ganun kami ngayon eh. May kasabihan na it takes a village to form a child. Hindi na rin ganun ngayon. Kasi nga yung global, because of the internet, the influence now is global. Yung mga values, hindi na lang ngayon nila nakukuha sa village, hindi na ganun eh. Global village. Ang lakas-lakas na ng mga influences. Kaya it takes the global village to form a child. Ang dami na nilang pagkukuna ng mga worldly values. Okay? Kaya hindi na applicable yung kung ano yung magulang, ganun din ang anak, no? Meron akong mga kilala naman ng mga magulang, ng mga balasubas, ang titino naman ng anak. Indeed, this gospel does not apply to families. Okay? Anong ngayon application nito? Kung anong bunga, kung ano ang puno siyang bunga, yan ay nasa tao. Ito ay pwede natin gamitin dun sa tao. By the fruit, you will know the tree. Ang isang taong may busilak na kalooban ay makikita mo kung paano siya tunay na makitungo sa kanyang kapwa. No? Ano yung kanyang ginagawa? Not in front of a public audience. Kasi nga yung public persona is usually not the true person. Tingnan natin yung the true person behind the public persona. Kasi tayo, meron tayong public persona eh. Lalo na kung kayo ay mga government officials, even kami, mga pare, kasi public figure kami. If you are a public figure, it is very, parang it comes with the position that you present a public persona. Kasi people are expecting you to be good. Well, it's true if that is true. It is good if it's true. Pero oftentimes, it's not. Diba, alam natin yan, lalo na pag next year, election na, no? Candidates, of course, will be presenting their public persona. And the public persona is not necessarily true. You have to take off the mask for you to see the real person. And it takes time. No? It takes research. Kailangan mag-research ka, lalo na pagdating sa eleksyon. Kinakailangan mag-research ka. Hindi yung publicity, ha? Kasi pag bumabatay ka lang sa mga publicity, lalo ngayon, talagang ang daming gumagamit ng trolls. Okay? Ang ating gobyerno ngayon ay nabubuhay sa trolls. Ang public relationship natin ay based on trolls. Building the image, building the public persona. And yet behind the public persona is the opposite. Kaya kinakailangan maging maingat tayo, no? Masyado na tayong gullible, no? Ang dali-dali na nating nagpapaloko. Kaya tingnan niyo ating bansa, nagkakawindang-windang. Okay? Kasi akala natin maamong tupa. Yung pala ay mabangis na asong gubat, no? Kaya nga po mga kapatid, judge the person by the fruit. But not the public image, not the public persona, but the person behind the public image or the public persona.